Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our in-depth study. So, aralin po natin yung devotion natin nitong kaninang umaga, no? February 20, Romans chapter 8, verse 38 to 39. So, gagawin po natin in-depth study ng mga talatang ito. Ito po yung devotion natin. Basahin ko lang po ng mabilis. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So yun po yung devotion natin kanina. Tingnan po natin yung kabuuan, no? Mula 35 hanggang 39. Isang tanong ni Apostol Pablo rito, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tapos inisa-isa niya. Sabi niya, lahat ng ito, kahirapan, kapighatian, taggutom, kahubaran, panganib, tabak, hindi tayo mawawalay sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung isang interesting part dito, nag-quote si Apostol Pablo sa Psalm 44:22. Ito yung quotation niya. Dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Naaralin natin muna yung background para mas ma-appreciate natin. Kasi sa interpretation po, pumapasok tayo doon sa ulo, sa isipan ni Apostol Pablo na siya yung sumulat ng Romans. So, as much as possible, dapat meron tayong, at least may kaalaman tayo sa background nito. Alam natin yung nangyayari dito para pag binasa natin siya, mas nauunawaan natin. Of course, imposibleng malaman natin kung ano talaga nasa isip ni Apostol Pablo. Imposible talaga tayo makapasok sa kanyang isipan. Pero, based sa kanyang mga sinulat, magkakaroon tayo ng idea or malalim na kaunawaan ano marahil or most likely na iniisip na Apostol Pablo nung sinusulat niya ito. So, bigyan ko muna kayo ng background ng Romans. So, lagyan natin muna ng mapa para mas mabilis nating ma-imagine, no? Nung unang panahon nila Apostol Pablo, kilala niyo si Pablo, di ba? Pinipersecute niya yung kapwa niya Hudyo. Bakit niya pinipersecute? Bakit niya inuusig yung kapwa niya Hudyo? Kasi mga naging Kristiyano sila. Hindi matanggap ng mga Hudyo na yung kapwa nila Hudyo sumusunod na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa Israel, dito nagsimula yung pinakaunang church, no? Lumaganap yan dito. And then later on, pinersecute nila. Kaya mula sa Israel, nagsikalat. Lagyan natin yan. Mula sa Israel, nagsikalat yung mga Kristiyano. Makikita niyo na ito sa Book of Acts. Lalo, habang pinipersecute yung mga Kristiyano, habang inuusig, lalo silang dumadami, lalo silang nagsisikalat, at lalo, dumadami yung mga house churches. Kasi kung saan sila mapunta, nagtatayo sila ng mga house churches doon, at lalong lumalaganap yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, marami sa kanila nagpunta rito sa Roma. Dito sa Roma, marahil meron silang pinsan, kamag-anak, kapatid na nagtatrabaho roon, ay may negosyo doon, alam mo yung mga Hudyo, mga negosyante, magaling sila sa business. So, nagpunta yung iba rito sa Roma. At dito sa Rome, namayagpag na naman sila, alam yung mga Christians doon, nagtayo sila ng mga house churches dyan. Ang church ni Jesus Christ nung unang panahon, parang mga kabute, ang bilis eh. At ang mga church planters nung unang panahon, mga ordinary Christians lang. Hindi mga apostol ang nagpunta dyan para magplant ng church. Mga ordinaryong mga tao lang na nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kung saan sila mapadpad, doon nila tinatayo yung iglesia. Paano sila nag-gather sa mga bahay-bahay? So dito sa Rome, maraming mga house churches. Now, yung mga Hudyo dito sa Roma, inuusig din nila yung kapwa nila Hudyo na mga nananampalataya kay Kristo. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng mga riot, nagkakaroon ng commotion, nagkakaroon ng mga kaguluhan. Yung mga kaguluhan dito sa Roma, yung ginagawa ng mga Hudyo sa kapwa Hudyo ng mga Kristiyano, naging dahilan kung bakit yung mga Hudyo rito pinalayas ni Emperor Claudius. Kasi nagsisimula kayo ng kaguluhan dito sa Roma, magsilayas kayo. No? Kaya pag mababasa po natin sa Book of Acts, pagkatapos umalis si Pablo sa Athens, nagpunta sa Corinto, may nakilala siya doon. Sino? Si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia.
So galing si Aquila, kasama niyang asawa niyang si Priscilla, galing daw sila galing daw sila saan? Dito sa Italia. Bakit? Tingnan natin yung background. Sabi dito, umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperor Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. So yun yung pangyayari, no? Pinalayas sila. Now, later on, pinayagan na ulit bumalik yung mga Hudyo. So nagbalikan na yung mga Hudyo rito. Just imagine this, yung mga Hudyo na yun, no? Mga Christians na nawala ng mga bahay, nawala ng mga ari-arian, yung ina-establish nila, pinagpaguran nila doon sa Rome, na naglahong parang bula, and then magsisimula na naman sila, no? So nag-start sila, nagtayo na naman sila ng mga house churches. Kasi yun ang ano, eh, mga church planters, yung mga ordinary businessman, ordinary servants, nagtatayo sila ng mga house churches. Ganun kabilis yung paglaganap ng church ni Jesus ng unang panahon. Na I think dapat ina-apply natin sa panahon natin ngayon. So, dito sa Roma, nagtayo na naman sila ng mga house churches. Yung mga house churches na yon, yun ang sinulatan ni Apostol Pablo sa kanyang letter, sa kanyang sulat na tinatawag nating Romans. Okay? Now, balikan natin yung mga talata. Nakuha natin yung background, no? Sabi niya, sino ang makapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Kasi yung mga Kristiyano sa Rome, eh sila yung mga dumanas ng mga kahirapan, na wala ng mga ari-arian, na dispossess. And marami ng marka ng persecution na dinadanas nila hanggang sa panahon na isinulat yung Romans. Kasi before sinulat yung Romans, ang emperor si Claudio. Nung sinulat yung Romans, ang emperor na si Nero. At sa panahon ni Nero, doon tumindi ang persecution. So, alimbawa, tingnan natin to. Yung mga unang Kristiyano noon, kasi ginawa ni Nero, sinunog niya yung Rome, yung city of Rome. Pagkatapos niya sinugin, ibinintang niya sa mga Kristiyano. Kasi yung vulnerable yung mga Kristiyano. Sabi niya, ito, mga kasalanan to. Sila yung nagpakana ng pagsunog sa Rome. So, ang ginawa nila, pinersecute nila yung mga Kristiyano. So, ginawa nilang mga gladiators, ginawa nila. Siyempre, yung mga Kristiyano, hindi naman papatay yan, hindi man lalaban yan eh. So, talagang tinanggap nila yung persecution. Tapos, pinapakain sila yun. And then, according to our records, sila yung mga sinisilaban during the night. No, literally, nakapako sila doon. Tapos, may mga kahoy sa ilalim nila. Tapos, paggabi na, sisilaban sila. Literally, naging ilaw sila ng sanlibutan. Ang hirap pag naging literal, no? Naglalagablab ka. Pero ginawa nila yon alang-alang sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, marahil, yung ibang mga Kristiyano, marahil napapatanong, Lord, pinabayaan niyo na ba kami? Lord, have you abandoned us? No? At napakalaking comfort para sa kanila, lalo na yung bumabasa ng Romans nung panahon, kasi sinulat yung Romans, tapos may nauna na silang persecution, may susunod pa na naman persecution. Kaya I can just only imagine, no, kung gaano katindi yung impact nitong mga talata na to sa kanila. Nabasa nila to, binabasa to in public, sa reading, public reading nila, no, pag nag-gather sila. Siguro yung iba naalala nila itong mga talata na to. Sinasabi rito, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Na it's a comfort na kahit anong mangyari sa iyo, kahit anong pagsubok pinagdadaanan mo, kahit anong kapighatian yan, sinasabi ni Apostol Pablo, walang makakapaghiwalay sa inyo sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Sabi niya, lahat ng ito, hindi kayo mahihiwalay nito sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. And when you know that God loves you, when you know that Jesus loves you, kahit anong pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi mo maiisip na inabandon na ka ng Panginoon. Kasi alam mo, Lord, alam ko mahal niyo ako. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, ito ay merong permission ninyo under your sovereignty. Sa ilalim ng iyong kapangyarihan, meron kayong rason sa lahat ng nangyayari sa buhay ko.
under your sovereignty. I know you love me kahit na dumaan ako ng mga pagsubok. Kapag binasa yung Romans chapter 8, makikita nyo ron na ano eh, na makipagtiis, let's share in the suffering of Christ, no? Makipagtiis tayo sa paghihirap ng Panginoong Hesukristo. And then dito sa verse 35, sinabi niya, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ito yung interesting part. Dito sa verse 36, sabi rito, gaya ng nasusulat, nag-quote siya sa Psalm 44:22. Tingnan natin yung Psalm 44:22. Sabi rito, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuturing ng mga tupa sa Katayan. Now, ito medyo kailangan mag-pause muna tayo, no? Titingnan natin, kasi sa Apostol Pablo yung nagsulat, nag-quote siya sa Old Testament, sa Salmo, tapos inilagay niya rito sa Romans. Ngayon, ang gagawin natin, bilang tayo nag-i-interpret ng salita ng Diyos, ng Biblia, tatanungin natin, bakit niya kinote to? Anong nangyayari doon sa Psalm 44? So, yung gagawin natin ngayon, para maintindihan natin, bakit ito isiningit ni Apostol Pablo dito, at bakit importante ito. Sa dami ng mga talata sa Psalm 44, ito yung inilagay niya. So, tingnan natin yung Psalm 44. Nasa verse 22 yan. So, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Now, alam niyo po ba yung salitang inyo? Dahil sa inyo, yan po ay ano eh, tumutukoy sa ating Diyos. Sabi niya, Lord, dahil sa inyo, buong araw kaming pinapatay. So, parang paninisi siya. Parang sinisisi yung Diyos. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. So, unawain muna natin to. Bakit parang sinisisi ng psalmist, yung sumulat ng psalm na ito, yung Diyos? Now, bibigay ko sa inyo yung background ng Psalm 44 para mas maunawaan natin bakit ito kinote ni Apostol Pablo. Now, so yung Psalm 44, ito po ay isang salmo ng isang tao na dumanas ng pagpapalayas mula sa Israel, pinalaya sila papuntang Babylonia. Now, pareho ito ng mga dinanas ng mga taga-Roma, mga Kristiyano sa Roma, na pinalaya sila doon sa Rome. Now, ito kasing sumulat ng psalm, yung sumulat ng salmo ito, tapat siya sa Diyos. Pero yung ibang mga Hudyo, hindi tapat sa Diyos. Kaya nagalit yung Diyos ngayon. Sabi ng Diyos, dahil sinuway nyo ang aking mga utos, sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, tapos yung corruption, injustices, lahat na ginagawa ninyo, palayasin ko kayo, pati itong mga tapat sa Diyos na damay. Anong halimbawa na tapat sa Diyos na nadamay sa pagpapalayas noong panahon ng mga Babylonians? Marami tayong devotion yan in the past. Halimbawa yan si Daniel. Isipin mo si Daniel tapat sa Diyos, tapos yung mga Israelita hindi tapat sa Diyos. Nung pinarasahan ng Diyos yung Israel, pati si Daniel damay, pati si Sadrach, Meshach, and Abednego na tapat sa Diyos na damay. So itong sumulat ng psalmist na ito, nadamay din siya sa, tsaka yung mga iba pang mga tapat sa Diyos, nadamay sila sa pagpapalayas. So ito yung picture na laging pinapakita ng mga devotions natin patungkol sa Babylonia. No? Marami tayong talakayan yan. So just imagine this, kasama ka dyan, nadamay ka. Parang sa panahon ng mga, nung sinulat ni Apostol Pablo yung Romans, di ba? Yung mga may kasalanan talaga doon, yung mga Hudyo, na umuusig sa kapwa nila Hudyo ng mga Kristiyano. Pero nung nag-decision si Emperor Claudius, lahat ng Hudyo magsilayas kayo. Kay Kristiyano kayo o hindi. Damay-damay din sila. So yung sumulat ng psalmist na yung psalmist na sumulat nito, kasama siya sa mga nadamay. Kaya makikita nyo rito, ngunit ngayon itinakwil, kaya kami ay nalupig. Tinakwil nyo kami, Lord, sabi niya, kami iyong binayaang katay na parang tupa, matapon sa ibang bansa upang doon magdusa. So, yung sitwasyon dito, pareho sa Romans. So, sabi dito, sa ganitong karanasan, kami lubhang nagtataka, ikaw na may nakaukit sa isip at alaala. Lord, nakaukit kayo sa isip at alaala namin, pero kasama kaming pinalayas dito sa Israel, papunta sa Babylonia. Hindi namin sinusuway yung iyong mga batas. So, ito yung mga tapat sa Diyos. Parang sa panahon ng mga Romans, no? Ayun, sa Romans, sa Book of Romans, yung mga Hudyo sa Rome na Kristiyano, tapat sa Diyos, pero nadamay sila sa pagpapalayas. So, sabi dito, hindi namin sinusuway ang iyong mga batas. Hanggang ngayon, tapat kami, hindi kami lumalabag.
Gayon, pamay, iniwan mo kami iyong binayaan. Pinabayaan niyo kami. Kaya pagdating dito sa verse 22, naglalabas siya ng sama ng loob sa Diyos. Sabi niya, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Parang may pang sinisisi niya. Now, hindi natin pwedeng sisihin yung psalmist na to na sinisisi niya yung Diyos. Kasi itong psalm na ito, ito ay lament. Naglalabas siya ng sama ng loob sa Diyos. Normal naman yun. Kahit tayo ginagawa natin yun. Pero itong tao na to, faithful pa rin ito sa Panginoon. Kaya pag binasa niyo ito, sabi rito, kinikilala niya pa rin yung pag-ibig ng Panginoon na hindi kukupas. Kaya ito sa bandang huli. Now, sabi rito, verse 23, gumising ka sana, Yahweh. Natutulog ka ba, Lord? Gumising ka sana. Sa paghimlay ay gumising, bumangon ka. Kailanmay wag po kaming itatakwil. Kami wag pagkublihan, pagtaguan ay wag din. Ang pangamba namit hirap, wag mo pong lilimutin. So, ito yung Psalm 44. Dito nag-quote si Apostol Pablo na animo'y sinisisi yung Diyos. Kasi intindihin natin, salmo ito. So talaga naglalabas ito ng emotion. Minsan, ganun-ganun yung emotion natin, no, kapag naglalabas tayo ng sama ng loob sa Diyos. So parang sinisisi niya yung Diyos dito. Ngayon, kinuha to ni Apostol Pablo itong verse 22 na to, inilagay niya sa Romans chapter 8, verse 36. After niyang sabihing walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. So anong point ni Pablo rito? Ang point ni Pablo rito, sabi niya, kayong mga bumabasa ng Romans, balik kayo sa Psalm 44. Pareho niyo na sila ng experience. Pero itong papakatandaan ninyo, huwag niyong isipin na pinabayaan kayo ng Diyos. Kaya yung quote niya, dahil sa iyo'y pinapatay kami sa buong araw, kami ay tinuring ng mga tupa sa Katayan. Sila, na mga nangyari yon sa panahon ng mga Babylonia, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sabi nga doon sa Salmo, bandang huli, bumangon ka at tumulong kami ngayon iligtas dahil sa pag-ibig mong kailanmay di kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi kumukupas. So ibinabalik ni Apostol Pablo yung bumabasa ng Romans doon sa Psalm 44 na mahal tayo ng Diyos, walang maapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na dumanas ka ng mga persecution, pagpapalayas, kahit na dumanas ka ng saring kapighatian, tandaan mo to. Kahit maglabas ka ng sama ng loob na, sa Diyos na Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko, tandaan mo to, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kailanmay hindi kukupas. Napakaganda, no? Kinote niya to. Tapos, in-apply niya sa mga experience ng mga Kristiyano doon sa Rome. Kaya sabi dito, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga paghihirap, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay. We are more than conquerors. Bakit? Dahil yun sa pag-ibig ng Diyos, and you will be more than conquerors if you know that God loves you. If you know that God has not abandoned you. Napakaganda ng mensahe, no? Ginawa ni Apostol Pablo yung Psalm 44 tsaka yung sulat niya sa Romans, pinag-isa niyang ganito, tapos sinabi niya, alam mo yung experience nila, dumanas sila ng samot-saring pagsubok pero naranasan pa rin nila yung pag-ibig ng Diyos na hindi kukupas. Ganon din sa inyo, walang makapaghiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos, and because of that you are more than conquerors. Kahit dumadanas ka ng kahit anong paghihirap, you are more than conquerors because you know that God has not abandoned you. Alam mo sa sarili mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Alam mo sa sarili mo na mahal ka ng Diyos. Kaya ang kasunod na sinabi niya rito, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, dumanas kayo ng kamatayan, ni ang buhay, ni ang anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Etong mga talata na ito, isipin nyo, binaon nila during the persecution. Binaon ng mga unang mananampalataya habang sila walang kalaban-laban, no? Pinapakain sa leon. Walang kalaban-laban.
ibinibitin doon sa isang pole at sinusunog ng buhay. At ang naririnig ng mga tao, yung iyak, yung sakit ng kanilang paghihinagpis. Pero baon nila sa kanilang puso, yung sinabi ng Apostol Pablo. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit siniro, kahit sinong kapangyarihan, kahit anghel, kahit demonyo, kahit kataasan, kahit kalaliman, kahit anong bagay dito sa buong nilikha, kahit kamatayan, kahit buhay, tayo ay mahal ng Diyos. Iniibig ng Diyos. Napakaganda. Very comforting, no? Kaya I hope maging comfort din sa atin itong mga talatang ito. Baunin natin ito, itong mga talatang ito, Romans chapter 8 verse 38 to 39, sa kahit anong pinagdadaanan natin, kahit anong pagsubok sa buhay, isipin natin, Lord, kailan may hindi nyo ako pinabayaan. Mahal nyo ako at babaunin ko ito sa kahit anong hamon ng buhay. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita po tayo bukas alas 5 ng umaga sa ating daily devotion. See you po.